Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila pumalpak ang balak nitong sina Sara Duterte na itakas ang kanyang chief of staff na si Zulaika Lopez. Kung bakit ko po ito nasabi, mga kabunyog, panoorin na muna po natin itong balita. Masama ang loob ni Vice President Sara Duterte dahil sa anyay hindi agad pagkilos ng House of Representatives at ng mga pulis para maisugod sa ospital kaninang madaling araw si Attorney Zulaika Lopez dahil sa umano'y panic attack. Kwento ni VP Sara, wala umanong tumulong sa kanila para madala sa ospital ang kanyang chief of staff nang magsuka ito at mag-collapse matapos malamang may order ang kamera na ilipat siya sa Women's Correctional Institution sa Mandaluyong kagabi. Nakaditine si Attorney Lopez sa kamera matapos na patawan ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong Miyerkules. Ayon kay VP Sara, tumawag siya ng doktor at sinabi na kung maaari ay isakay na lamang sa isang private vehicle si Attorney Lopez upang madala sa ospital. Subalit nang dumating na ang pribadong sasakyan na magdadala kay Attorney Lopez, ay bigla na lamang umanong sumulpot ang ambulansya ng mga pulis. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR, wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor, ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may apparition darating na ambulance ng police. Ayon pa sa Vice Presidente, laking gulat na lamang nila nang dalhin sa Veterans Memorial Medical Center si Attorney Lopez, imbis na sa St. Luke's Medical Center kung saan naroroon ang kanyang medical records. Nang madala sa Veterans Hospital, muling gumawa ng paraan si VP Sara para mailipat ng St. Luke's ang kanyang chief of staff. Mariing tinuligsa ng Vice Presidente ang anyay pakikialam ng mga pulis, gayong ang mga doktor at kaanak lamang nito ang may karapatang magdesisyon sa kalagayan ng pasyente. Bigla na lang, nagulat kami lahat, nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's Hospital. Tapos kanina, ayaw lang naman nila tumulong. At hanap kami ng ambulance, wala namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance, kausapin natin ang St. Luke's, anong pwedeng gawin. Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos nung nakita ko, nilagay nila naan naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis pa na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Kasama rin sa kinwestiyon ni VP Sara ang dami ng mga pulis na nagbabantay sa paligid ng ospital, gayong hindi naman kriminal o suspect si Attorney Lopez. Kumbinsido naman ng pangalawang pangulo na attempted homicide ang ginagawa ng mga otoridad sa kanyang chief of staff. Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police mom, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, nine, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandun nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee? Ito naman ang naging reaksyon ng Vice Presidente kaugnay sa umano'y planong paglilipat kay Attorney Lopez sa Correctional Institution for Women. Well, likely, baka ganun nga. They're so dishonest yung mga police. Alam niyo yun, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest.
Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente, ang doktor eh, tsaka ang next of kin. Sa naunang interview kay VP Sara kaninang madaling araw, tahasan nitong sinabi na si House Speaker Martin Romualdez ang dapat na managot sakaling may mangyaring masama kay Attorney Lopez. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zulayka Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, inahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Sa ngayon ay wala pang pahayag na inilalabas si Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga naging pahayag ni VP Duterte. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang balitang ito. Sabi dito, nakatakda na daw ilipat itong si Attorney Zulayka sa Women Correctional Facility, pero ito daw ay nahimatay at nagpanik kaya dinala ito sa hospital. At sabi sa balita, ihahatid dapat sa private ambulance ng mga kapamilya itong si Zulayka, pero ito ay inunahan ng mga pulis na may dala rin ng ambulansya para ihatid ito sa hospital. Dito na raw nagalit itong sina Sara kung bakit nakikialam daw ang mga pulis sa paghatid. Dito kay Zulayka. Hay naku! Dami nitong reklamo ni Sara. Siyempre naniniguro ang ating mga kapulisan na hindi tatakas itong si Zulayka sa pagkakakontempt sa kamara. Hindi naman pwedeng dalhin lang ng isang private ambulance na walang permiso ng ating mga kapulisan kasi sila rin ang mananagot sa batas. Kahit besi presidente pa si Sara, hindi dapat siya bumabali ng batas, mayroon order ang mga kapulisan dapat sundin. Kaya dapat tandaan ni Sara na walang nakakaangat sa batas, kahit vice presidente pa siya. Anyway, ito po ang buong interview kay Sara Duterte. Panoorin po natin ito. Hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors, pero sinabi ko lang sa kanya na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors. At yun, sinabihan ko yung mga doctors na gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may aparisyon, darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi nung doktor, dalhin nyo sa St. Luke's QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat. Nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital. Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos nung nakita ko, nilagay nila naan naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yon. Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis ba? Na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin yun sa pasyente. Sabi ko, doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. So, saan pupunta yon? Lilipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong naguutos sa mga pulis, parang kriminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo, para itong kikibuloy eh, they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na na-contempt lang.
Tapos, ano yun? Kanang atikon pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat. Kasi, ang iniisip natin, yung well-being ng pasyente, nagmamadali na lahat. Tapos, meron pa ang mga pulis na panlilin lang ba? Sinabi na, sasakay sa ambulance ng St. Luke's. Sinabi na, pupunta sa St. Luke's. It's truly exasperating. Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang. Lalansingin ka pa. Diba? Saan papuntang tao? Saan? Kung mismong congressman mo, papatayin ka, yung police, lalansingin ka. Ito, tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng police yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng SWAT dyan. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of staff lang yun ng Office of the Vice President. Na, for the record, hindi nag-abscond. Hindi fugitive. Nag-attend ng hearing. Nagpa-detain to cooperate. So, wala naman tayong, it's not our call kung gaano kadaming police dyan. Diba? Pero, yung lalansingin ka ng police, lituhin ka ng police. Ano mo yung sabi ng doctor kanina? They are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga police, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die. You're just one of those na... Hindi ko na alam. There's no... you cannot talk to her. But I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng... merong mga questions ang doctor na sinagot niya. Pero kami, she doesn't respond to us. So I don't know kung anong... Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang reklamo ni Sara Duterte sa ating mga kapulisan. Bakit ba nag-aalala itong si Sara na ang pulis ang maghatid sa kanyang chief of staff, ginagampanan lang naman nila ang kanilang trabaho? At ito pang pagpapanik nitong si Zulaika ay isa lamang bang pagkukunwari? Hula lang, kasi kung papakinggan po natin ang balita, nagsimula lang na mag-hysterical itong si Zulaika nang marining na ililipat siya sa Women Correctional na kung saan makakasama niya lahat ng mga kriminal na nakakulong. Ito ba ay isang drama lang para makatakas sa pagkakakulong? At sinubukan ba talaga ni Sara na itakas itong si Zulaika? Anyway, panoorin po natin itong tagpong ito na ililipat lang ng ibang hospital itong si Zulaika, nag-umiyak na parang bata at overacting naman ng kanyang pagngangawa. Na nakayakap pa kay Sara. Anyway, panoorin po natin itong tagpong ito. I-clear natin ito ng ano, para makita ng camera. Teka. Nakita ba ninyo iyon mga kabunyog? Huling-huli ang ebidensya, nandoon na si Sara Duterte sa harapan ni Zulaika, at nang humarap na ang kamera sa kanila, biglang nagdrama itong chief of staff niya, hay naku. Something fishy. Parang palabas lang ata ang sakit-sakita nitong si Zulaika para makatakas. Ano sa palagay ninyo mga kabunyog?
kayo na po ang humusga. Panoorin ulit natin itong tagpo. I-claim natin ito na para makita ng camera. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.